ASB 574 Balita, magandang gabi. Nasa state of calamity na ang labing dalawang barangay sa Pangasinan dahil sa African swine fever, 900 na bago ay pinatay. Nakatutok si Fixie May Villaria. Dahil nagpositibo sa ASF ang isang piggery sa barangay Balun sa bayan ng Bayangbang, aabot sa mahigit 900 baboy na ang nakapaloob sa 1 km radius ang isinailalim sa ekaling o pinagpapatay. Pero ano po, natumbal po ba yung benta nyo? Dati nung October. Pero ngayong pumasok ang COVID, naubos. Balik sa inyo dyan, Elika. Nananawagan ng vape owners at ang vape store owners na huwag naman daw sanang total ban laban sa e-cigarette. Narito ang ulat ni Jenica Dacas. Vaping in public, that is like smoking. Cannot do it inside the room. That's full of Ang pahayag na ito ng Pangulo ang kinalungkot ng vape store owner na gaya ni Tommy Sobrepeña. Ayon sa kanya, wala namang masamang epekto ang vape. Mas nakatulong pa nga ito. Anong masasabi mo tungkol sa pagbuban ng vape? Para sa akin, hindi dapat yun. Dapat ipaban ang vape kasi ito yung ginagamit para matanggal ang panawagan niya huwag naman total ban ang ipatupad. Para sa pangalawang balita, Jenica Dacasin reporting. At para sa showbiz balita, kasalukuyang ginanap ang piyesta ng Ordaneta at dinaluhan ito ng kapuso't kapamilyang artista na kidalo sa paratang artistang sina Beauty Gonzales at Dimple Roman, at tinutukan ito ni Rochelle Barrientos. Nandito ko ngayon sa bayan ng Ordaneta upang tungayan ang parada sa unang araw ng kanilang fiesta. December 1, 2019, ang simula ng fiesta ng Ordaneta City ay sinimulan ng parada. Kasama rito ang makas ng kadenang ginto na sina Dimple Romana at Beauty Gonzales. Michelle Barrientos nag-uulat. Palapit na ng palapit ang Kapaskuhan. Kaya naman kaliwat ka na ng Christmas Village. Narito tayo ngayon sa Pangasinan. Para tara na tong hayan ang iba't ibang Christmas Village. Kumukuti dapat ang dinigin ng mga Christmas lights ang kumagalan sa bayan ng Santa Barbara, pati na rin ang nagdalagi ng mga parod na di napaabot sa mga dekorasyon. Nadadama na ang kristyensya ng Pasko, kaya ang mga tao ay nagdadagsahan para magsaya at mamasyal. Inaasahan ang maharo at mainit na panahon sa Metro Manila at Central Northern Luzon sa darating na weekend. Sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao naman ay inaasahan ng maulap rin na panahon dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ang pinaka-apektado ng ITCZ ay ang Cebu, Bohol, Leyte, Negros Occidental, Northern Mindanao, Davao at Compostela Valley na makakaranas ng paminsang malakas na pag-ulan. Okay, go. Libo-libong nagvoluntaryo nakiisa sa SEA Games hosting para sa Sports Balita, Jermaine Sevilla nag-uulat. Daan-daan mga estudyante mula sa iba't ibang mga institusyon sa bansa ang nagbigsaan sa Convention Center Clark Freeport. Area nitong Biyernes, ayon kay Deputy Center ng Volunteer Program na si Chris Chu, umabot ng 20,000 nagpaabot ng interes at sumalis sa volunteers program sa online man o actual na action. Kamusta ang naganap sa event? Actually, nahihirapan nga kaming mag-trim down kasi napakaraming volunteers. Of course, we want to accommodate everybody but we'll try to include them, pero we are very happy.